So what's up guys? So mag-install tayo ngayon ng MotoVolt motorcycle camera bracket na. Oh my god! Wow! So kakabit natin ito ngayon mga lods sa ating Raider 150. Siyempre, testing na rin natin kung maganda ang buka. So ano siya? 360 rotation. So aluminium. Siya. Pinili ko sa side mirror bracket. So, yun, umulan. Pahinga muna tayo. More moments later. So, yun guys, nawala na yung ulan. So, kakabit na natin to ulit. Kakabit na ulit natin tong MotoVolt. MotoVolt camera bracket. So yun, kakabit na natin mga lods. Tapos mamaya may topic pa tayo, no? May topic tayo mamaya about copyright. So naka-copyright na tayo, no? Naka-2-strike na tayo. So delikado na tayo ngayon pagka naka-copyright pa tayo. So mawawala na yung channel natin. What? What the? So install muna natin ito mga lads. Siyempre, bago natin install, siyempre kailangan natin ng intro. So intro, pasok! So nabili siya ko sa, nabili ko siya sa Shopee. Nabili ko siya ng 280 plus kasama na shipping. Oop, shoot ka na, yan. Yun na. Sabi po natin. Ay nang ulan to kasaway. Testingan na natin siya mga lads. So nakabit na natin mga lads. Saglit lang. Mabilis lang siya ikabit, no? So testingan na natin mga lads. Kasi na kayo, medyo madilim ang ating camera mga lods. So test na natin. Play. Okay. So ride na tayo mga lods. So ito nga pala si Raider ang ating gagamitin ngayon.
hindi mo na si RS. So naka-record tayo mga lods. So let's go. Tara na. So yun, sana maganda ang kuha nito ang ating Motovolt, no. Sana hindi malikot yung video. Kasi di ba sa mga cellphone, yung mga nakalagay dito yung cellphone holder nila, pagka nagbi-video sila, di ba, umaalon yung video. Makikita niyo yung mga video, no, ng cellphone na nakalagay dito sa ano. So sana itong ating SJ cam stable yung video niya. So yun mga lods, universal siya, no. So kung gusto niyo mag-order ng ganito, may mabibili lang kayo ito sa Shopee o kaya sa Lazada. Ewan ko lang din sa ibang mga supplier sa online kung same sila ng presyo. So yun, 360 siya, 360 bracket camera ng Motovolt. So shout out Motovolt, baka naman. You got it, dude. So tapos yun, ang topic natin ngayon yung ano nga, yung aking copyright, no. So sa YouTube kasi tatlo lang yung ano niya, no, copyright strike. So pagka nakatatlo ka na, tatanggalin na ni YT yung channel mo. Kasi nakatatlong violation ka na ng copyright. So yun, delikado tayo mga lods. Kasi nakaka-copyright strike na tayo. So isang pagkakamali pa natin. Isang pagkakamali pa natin. So sayang ang ating 1,300K na subscriber, no. So siyempre, gagawa na nga tayo ng bagong account. So sayang naman yun. Ang hirap-hirap kaya magkaroon ng subscriber. So kung mapapansin nyo yung mga videos ko mga lods, mahina lang views ko, no, sa mga video ko. So yun, nag-copyright ako. Yun lang, may inalaman lang kasi ako na pwedeng ganun. Kaya lang malalaman din na ang totoong may gawa ng videong ginaya mo. So yun, ang ginawa ko, lahat ng hindi ko gawang video, private ko na lang. Kasi hindi na mabubura sa YouTube, eh. So private ko na lang, ako na lang pwedeng makakita. Kaya kung mapapansin nyo, wala na yung mga parang review ng mga ganitong motor. Tinanggal ko na lahat, no. Yung sarili ko na lang na ginawa na dalawa, yung tungkol sa review ko sa Motorstar na 150, yung mukha ng NMAX, kamukha ng NMAX, no? Tsaka yung isa, yung kamukha ng Aerox na Rusi. So yun, ayun, pagmamayari ko talaga yun. Tsaka yung mga natira talaga. So yun, pasensya na sa na-copyright ko. Last chance ko na to. Talagang pagka nagkaroon pa ako ng isa, wala na, burado na ang ating channel. Tatanggalin na ni YT. So yung mga nag-uumpisa lang din kagaya ko na nagba-vlog, wag nyo nang subukan. Para hindi kayo magkaroon ng copyright strike. So ito si Raider, kwento ko lang. So ano na siya, 10 months 10 buwan na siya sa akin, no. Mag-11 na ngayon.
So, kung mapapansin niyo yung odo niya, yung tinakbo is 3,946 pa lang. So, hindi siya gamit na gamit talaga.